kung paano nga ba kumita sa Facebook Reels. Kapag nag-upload na po tayo ng ating Facebook Reels ay magkakaroon tayo ng stars na makikita nyo po dyan sa gilid. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo at kamusta naman ako? You know, so ngayon for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang simpleng tutorial na kung saan ituturo ko sa inyo kung paano nga ba kumita sa Facebook Reels. Alam mo ba na pwede kang kumita ng 50 to 100,000 pesos in just 1 month? Yes, pwedeng-pwede po yun, pero bago tayo magsimula, pasok, intro! Yes, marami na nga pong kumikita sa pag-upload lang ng Facebook Reels gamit ang kanilang personal account. At kung gusto mong malaman kung paano nga ba kumita gamit ang Facebook Reels, punta na tayo sa tutorial! Let's go! Ang unang step na kailangan po natin gawin ay buksan ang ating Facebook account. At dito, para mapunta po tayo sa menu, ay pindutin lang natin yung tatlong line sa gilid. At dito na nga po tayo sa menu at makikita natin yung mismong profile natin at pindutin lang natin yan. Kung makikita po natin na hindi pa nga po naka-professional mode ang ating Facebook account. At para ma-convert ang personal account natin into professional mode ay pindutin lang natin yung tatlong bilog sa gilid. At ayun nga po, makikita po natin dito yung view us at pindutin natin yan para makita natin kung ano nga ba yung itsura kapag may nagbi-visit ng Facebook account natin. Kung makikita po natin ay wala po dito yung professional dashboard dahil nga hindi pa natin na-turn on ang professional mode. So i-exit po muna natin. At dito, makikita po natin yung turn on professional mode. So kailangan po nating i-turn on yan para kumita tayo sa ating Facebook Reels. So pindutin lang po natin. At nakalagay nga po dito na get paid for your content na kung saan pwede tayong kumita at mas maraming tao ang pwedeng mag-follow at ang next step, pindutin lang natin yung turn on. At ngayon, meron na po tayong professional dashboard na kung saan nakalagay dito na level 1 pa nga lang po ang ating Facebook account. At pindutin lang po natin yung see all levels. At dito, nakalagay na nasa level 1 pa lang tayo at may level 2 at level 3 pa. At syempre, para kumita tayo sa ads on Reels, sa stars at sa in-stream ads, ay kailangan nating ma-unlock yung level 2 at level 3. Madali lang naman po yan. Kapag naka-reach na po ng 100 plays ang ating Reels, ay okay na po yung level 2. So kailangan na po natin mag-start na mag-upload ng mga Reels at mamaya ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gumawa ng Reels. At para naman sa stars na nasa level 3, ay kailangan mag-grow tayo into 1,000 followers, ma-set up natin yung stars, at syempre kailangan maka-reach tayo ng 1,000 plays sa ating mga Reels. So kailangan ma-meet po natin yan para kumita tayo sa ating Facebook Reels. Ang tanong, paano gumawa ng Facebook Reels? Ganito po yun. Kapag gawa ng Facebook Reels ay madali lang po yan. So makikita po natin dito yung Reels at pindutin lang natin yan. Sa pag-create ng Reels ay pwede naman na may nakaredy na kayong video na na-edit nyo na ay pwede na po yun. So in case man na i-edit nyo lang rin ay pwede rin po dito yan. So pwede kayong maglagay ng audio and also ng text at depende na po sa inyo yan. Kapag tapos na pong mag-edit ay pindutin lang yung next. Sa pag-post naman po ay just make sure na naka-public po yung ipapost nating Facebook Reels. Para syempre mas maraming tao yung makakapanood ng Facebook Reels mo. At pwede ka rin maglagay ng hashtag para ma-recommend yung Reels mo. At kapag na-finalize mo na yung Facebook Reels na i-upload mo, ay pindutin mo lang yung post na nasa baba. At mag-a-upload na po yan, hintayin lang po natin at kapag ready to view na, ay pindutin mo lang po. So ganito po yung itsura ng Facebook Reels na in-upload mo kapag pinapanood ng ibang tao. Mahalaga na malaman natin na pwede tayong kumita gamit ang stars, ads on Reels at in-stream ads. At ganito po yun. So ituloy na po natin. Mahalaga rin na iset up ang ating profile. Sa pag-setup ng ating profile ay kailangan ma-accomplish natin yung mga to, katulad ng pag-add ng profile picture, cover photo at marami pang iba. After po nating i-setup ang ating profile ay i-exit po muna natin. So dito kapag ni-refresh po natin yung view us ay ganito na po yung lalabas. So kanina wala po tayong C dashboard o professional dashboard, ngayon ay meron na po. Pwede po nating pindutin ang C dashboard o professional dashboard kapag gusto nating makita ang performance ng ating mga videos o Facebook Reels. At syempre para kumita po tayo ay pwede nating hanapin yung monetization. So makikita po natin yan dyan at pindutin lang po natin. Dito po sa monetization ay may mga tools po tayong pwedeng gamitin para kumita sa ating Facebook account. Unang-una na po dito ay ang Facebook Stars. So paano nga ba tayo kumikita gamit ang Facebook Stars? So ganito lang po yun. Kapag nag-upload na po tayo ng ating Facebook Reels ay magkakaroon tayo ng stars na makikita nyo po dyan sa gilid.
Kapag nagustuhan nila ang video o yung reels mo ay pwede po silang mag-send ng stars at yung kikitain mo po sa Facebook stars ay makikita mo po sa payout account mo. At ganun po pwedeng kumita sa Facebook stars. At para malaman natin kung magkano na nga ba yung earnings natin at yung stars na sinend ay nandyan po yan sa may insights. Kapag umabot ng $25 ay pwede nyo na po itong makulik pero para ma-cash out ay kailangan $100. At ang next step, add payout account. So kailangan lang po nating sagutan yung legal first name, legal last name, date of birth at yung country. So yung country ay automatic na pong naka-Philippines. Then proceed po tayo sa next. Enter business info. So dito naman po sa business type ay pwede nating piliin yung individual kung ikaw lang po mag-isa. Then click lang po natin yung next. After naman po nyan ay kailangan po nating ilagay yung primary address natin kung saan tayo nakatira. Take note lang na kailangan din nating ilagay yung city, state and province. At para makuha po yung zip code ay pwede po yung i-search sa Google katulad po nito. Kailangan lang po nating ilagay yung city and barangay kung saan ka nakatira at lalabas na yung zip code. After po nyan ay kailangan din natin maglagay ng active na phone number at yung email address natin. At ang last step, kailangan po nating ilagay yung tax identification number natin o yung TIN ID number natin. So may kita po natin yan sa TIN ID natin. Pagkatapos po nyan ay kailangan nating pindutin yung checkbox na to na katunayan na si-certify natin na tama yung TIN number natin. Then click lang po natin yung next. At ngayon, kailangan po nating pumili kung paano natin makukuha yung earnings natin. Ang first option is bank account. So dito, kailangan po nating ilagay yung account number at yung zip code. Sa paglagay ng zip code ay ganito lang po yung gagawin ninyo. Nakadepende po yan sa bank account ninyo. After po nyan ay ilagay lang po natin dito. At ang next option is yung paglink ng ating PayPal account. At kung meron ka ng PayPal account ay pwede mo nang gamitin dito yan. At yung last step po dito ay ang pagsagot ng tax information natin. So sasagutan lang po natin yon at isasubmit. After po nyan ay successfully added na po yung payout account natin. So ang may advice ko lang po sa inyo ay dapat consistent ang pag-upload ng Facebook Reels at videos sa personal account mo. Ipapaalala ko lang rin po sa iyo na dapat laging nakapublic ang ipapost mo na Facebook Reels. Kagaya po nito. Mas maganda kung quality ang content na i-upload mo at the same time mas mahabang videos ang i-upload mo para mas mabilis kang ma-monetize sa ads on Reels at in-stream ads. Mas malaki po kasi ang kikitain mo doon. At ayun lang po yung simpleng tutorial natin sa araw na to at sana meron ka pong bagong natutunan. At kung ikaw ay may clarification, suggestions, or questions, ay pwede mo yung i-comment dyan sa may comment section sa baba. And also, pwede mo ring i-like and follow yung Facebook page natin na makikita mo dito. At syempre, kung bago ka lang dito sa YouTube channel ko, ay welcome na welcome ka. Pwede kang mag-subscribe at pinutin ang maiwagang notification bell para sure at sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. You know, peace out, like, comment, subscribe. Peace! One love!